ating ngayon mapapakinggan ang isa sa nagkamit ng dangal mula sa seksyon ng Yums 12 Sambisig na si Sandara C. Constantino. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa ating kagalang-galang na punong guro na si Ginong Silvino B. Cabangan at kay Ginang Elvira A. De Los Reyes, katuwang na punong guro. Sa mga opisyal na kasama natin ngayon, sa mga guro ng Isabela National High School, sa ating minamahal na mga magulang, at sa mga kapwa ko mag-aaral na magsisipagtapos sa ngayon. Ako ay nagagalak sa oportunidad na ito na pinagkaloob sa akin na tumayo sa harapan nyo at magbigay ng aking talumpati. Dahil sa krisis na kinaharap ng buong mundo kasama ng ating bayan sa ngayon, maraming pagbabago ang naghanap. Isa na rito ay ang pagbago ng sistema sa ating edukasyon. Importante ang pag-aaral sa aming mga kabataan dahil ito ang susi para sa aming kinabukasan. Pero dahil sa pandemyang ito, akala namin na hindi na namin ito maisasakatuparan. Kasabay ng paglatag ng bagong sistema sa edukasyon, ang online class at modular learning. Marami ang nanibago at nahirapan. Marami ang hindi nakapasok dahil sa kakulangan ng gadget at internet dahil kapos sa pera. Mailan din namang hindi natututo dahil hindi makapokus at meron ding hindi marunong gumamit ng teknolohiya. Bawat estudyante may kanya-kanyang problema na hinaharap sa bagong sistema na ito. Ako rin po, marami akong nararanasan na naiisip ko na rin sumuko. Andyan na yung sobrang frustration ko, napapaiyak na lang ako. Yung pagod ka dahil sa dami ng ginagawa at minsan di na nakaka-attend ng online class. Kaya wala kang kaalam-alam sa mga sinasabi ng teacher. Andyan din yung magpapasahan na ng module pero ikaw week 1 pa lang. Dahil minsan tinatamad tayo at magpupuyat buong gabi para lang magawa lahat ng gawain. Bagamat tayo ay nahihirapan sa new normal na ito, mas mahalaga pa rin ang may matutunan at may pagpatuloy ang pag-aaral kahit na sa ganitong sistema. Oo, mahirap ang mag-aral. Pero lagi nating iisipin na kung may hirap, may ginhawa. Kung may tiyaga, may nilaga. Mga kapwa ko mag-aaral, lahat tayo ay nakakaranas ng problema, ng mga pagsubok, pero nararanasan natin ito para tayo ay mapatibay at matatag. Ang tagumpay ay kayang abutin ng sinuman, pero kailangan ang pagsisikap. Heto na tayo, makakapagtapos na tayo ng senior high school. Lahat ng mga sakripisyo natin sa buong taong ito, hawak na natin ng kapalit. Ang mga diploma natin. Mga kaklase ko, hindi man tayo nagkakasama-sama at nagkakaharapan, salamat sa mga masasayang alaala kahit sa GC lamang. Masaya akong naging parte kayo ng grade 12 ko. Sa aking advisor na si Ma'am Cheryl Saladino, salamat, ma'am, sa pagiging mabuting pangalawang ina niyo sa amin. Sa pagsuporta mo sa bawat isa sa amin kahit na matigas ang ulo namin. Sa mga subject teachers ko, salamat po, ma'am, sir, sa lahat ng mga tinuro niyo. Masaya po akong naging guro ko kayo bago ko isasara ang tahinang ito. Sa mga kaibigan ko, salamat sa mga cheer-ups at mga motivational chats nyo sa tuwing nag-academic breakdown ako. Sa mga kamag-anak ko na walang sawang sumusuporta sa akin. Sa mga churchmates ko, salamat sa mga prayers nyo para sa akin. At sa mga magulang ko na laging nandyan para sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sa pagsuporta sa lahat ng mga gusto ko mula elementarya hanggang ngayon. Hindi man kayo perpektong magulang,
pero naging mabuti at magpagmahal kayong ama at ina sa akin, sa amin. At lalong-lalo na kay Kat. Hindi ko maabot lahat ng parangal na ito kung wala siya. Wala akong magagawa kung wala siya nagbibigay sa akin ng lakas, katalinuhan, at kasipagan. Bago ko wakasan ang talumpati kong ito, nais kong mag-iwan ng isang verse mula sa Bible. Itong verse na ito ay nagsilbing life verse ko na pinanghawakan ko sa lahat ng laban ko. Sabi sa aklat ng Kawikaan, chapter 16, verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Mga kapatid, wala tayong magagawa gamit ang sarili nating lakas. Hindi tayo magtatagumpay sa buhay natin kung hindi natin isusuko kay Jesus ang laban natin. Kaya sa lahat ng mag-aaral na magsisipag tapos ngayon, congratulations sa ating lahat at natapos natin ang taong ito sa gitna ng pandemya. Good luck sa panibagong yugto ng bawat buhay natin. Maraming pagsubok man ang darating, huwag sana tayong sumuko. Maraming salamat.